ang bayin, ang Panginoong butiin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay gala sa Diyos na sa ating may lala. Tanay na kuniyan, inirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butiin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ang ating banal na misa ay paggunita kay San Lorenzo ng Brindisi, pari at pantas ng simbahan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binigyan mo ang paring San, si San Lorenzo ng Brindisi ng iyong espiritu ng kaalaman at kakayanan para sambahin ang ngalan mo at paglingkuran ang mga tao. Ipagkalo mo sa pagbubunsod din ng iyong espiritu, mapag-alaman namin ang iyong ipinagagawa. At bilang tugon sa pagdalangin niya, aming magampanan ang aming napag-alaman sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita. At 15 ng ikalawang buwan, nang sila'y dumating sa ilang ng Sin, sa pagitan ng Elim at Sinai, ang mga Israelita'y nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang sa pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw palabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan sinila susundin ang aking mga tagubilin. Tuwing ika-anim na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda." Sinabi ni Moises kay Aaron,
ang buong bayan ay paharapin mo sa Panginoon, sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo. Nang sabihin ito ni Aaron, ang buong bayan ay humarap sa Panginoon sa gawin ng disyerto at bigla na lamang nilang nakita sa ulap ang kaningningan ng Panginoon. Sinabi niya kay Moises, narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos. Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupa'y nalalataga ng maliliit at maninipis na mga bagay na animoy pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya nagtanungan sila, ano kaya ito? Sinabi ni Moises, iyan ang tinapay na bigay sa inyo ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Tinitikis nilang pusa, sinusubok nila ang Diyos. Ang hiningi ay pagkaing gustong-gusto nilang lubos. Kinalaban nila ang Diyos nang sabihin ang ganito. Sa gitna ba nitong ilang, mabubusog niya tayo. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Gayon pa man itong Diyos nag-utos sa kalangitan at ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito ang pagkain bumuhos na parang ulan. Ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang kaloob na pagkain ng mga anghel. Hindi sila nagkukulang, masagana kung dumating. Yaong ihip ng amihan ay siya rin ang nag-utos. Sa taglay na lakas niya'y dumating ang hanging timog. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang pagkain nilang karne masaganang dumarating, makapal na mga ibon na sindami ng buhangin. Sa gitna ng kampo nila ay doon na bumagsak. Sa palibot niyong tolday, doon nila tinatanggap. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Magsitayo po ang lahat. Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong dingyon, si Jesus ay lumabas sa bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalimpunan siya ng makapal na tao, kaya't sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ng mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binihing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. Ang binhi naman nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis ang lupa doon, sumibol agad ang binhing iyon, ngunit ang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo. Palibhas ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon, ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nagbuhay. May tig-100, may tiga-anim na po, at may tig-30 butil ang bawat uhay. Ang mga may pandinig ay makinig ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakalob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Palakasin tayo, patibay ng ating loob ngayong pandemya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sinusubaybayan natin ang libro ng Eksodo. Ang tao talaga walang utang na loob. Mabilis makalimot, hindi nagtitiwala sa Panginoon. Pinakita na ng Diyos sa kanila ang pinakadakilang milagro na hati ang dagat sa dalawa. Mataas na tubig dito, kanang pader, gayon din tubig dito sa kaliwa, isang pader, at sa gitna, tuyong lupa upang makadaan sila. Kumahati ang Manila Bay, di ba kayo maniniwala? Ang bilis makalimot ng tao. Nagreklamo. Buti pa sa Ehipto, masasarap ang ating mga pagkain doon. E dito sa ilang, naku, ano ba ito? Ano ba yan? Kung ikaw ang Diyos hindi makina, hindi robot yan. Pagkatapos ko kayong bigyan ng kabutihan, tapos, para bang walang pasalamat, walang pagtuot, ano mararamdaman ko? Kayo, mangyari sa inyo, ano mararamdaman nyo? Nakiusap si Moises, kaya binigyan sila ng karne. May mga ibon doon at may mana tinapay mula sa langit. Mahalaga ito. Sa ilang may nahuhulog na tinapay mula sa langit. Di ba? Nahuhulog mula sa langit. Yun ang ekspresyon. Magtiwala po tayo sa kanya. Sa ating ebanghelyo, mga kapatid, isang magsasakang, ayon kay San Mateo, isang magsasakang naghahasik. May mga butil napunta sa daan, napunta sa mabatong lugar, napunta sa dawagan. Ngunit may mga nahulog sa mataba, sa magandang lupa, ang mga butil at ang ani ng uhay. Tig-100, tig-aanim na po, tig-30. Oh, ang ani. Ganyan ang Diyos, mga kapatid. Natutuwa kung sagana ang handog, maganda ang alay, galing sa puso ang oblasyon, yan ang ofertoryo mo. Aral para sa atin. Una pagbasa, magpasalamat naman tayo.
sa Ebanghelyo natin ngayon, maghandog naman tayo ng, di ba, nilikha niya tayo. Ibigay natin ang pinakamaganda na alay para sa Kanya. At patuloy ko pong nakikiusap sa inyo. Alam niya naman ang ating komunidad, medyo tayo nagdadasal. Nakakaalala kayo po ang may pagmamalasakit. Alam natin kung anong mangyayari kung pumalo na naman isang mataas na alo ng coronavirus Delta variant. Marami na naman na mamamatay. Ang mga ICU sa ating mga kakalapit na mga hospital, susuko na ang mga nurse at mga doktor. Bilang na bilang makakapasok na naman, wala na namang ayuda, wala na naman tayong trabaho. Hirap at gutom at kalbaryo na naman. Magdasal po tayo. Pinapakinggan tayo ng Diyos. Huwag tayong bibitaw. Ako, araw-araw ako nagdadasal kay San Roque. Alam niyo yan. Pero matagal na. Alam niyo yung dasal, hindi magic yan. Yung meron ako magic wand. Tapos sasabihin ko sa Latin, abracadabra. Hindi po ganyan. Sana po ganun. Sana po, katulad ako ng Moises, meron na nagtungkod. Oh, pagmaslan niyo ako, mahati ko yung dagat, maniwala kayo. Sana po, meron akong ganun kapangyarihan. Pero alam ko, magwawagi tayo, pero kahapon po, kaedad ko, hindi bihira ako magkwento, nabakunahan na, namatay sa COVID. Pakita mo yung mukha ng pamilya, mga kaklase ko, kaedad ko. Ayoko po mangyari sa inyo yun. Pare kasi ko, kaya madamdamin ako kasi pumupunta sa akin. Sige na po. Sa tulong ni Maria, ina ng laging saklolo, Miyerkules ngayon, ni San Jose, ni San Lorenzo ng Brindisi. Ni San Roque at mga santo ang tumutulong tuwing may pandemya. Nawa tayo ay maging kalugod-lugod na handog na may masaganang ani para sa Kanya. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sabihin natin sa Diyos ang ating pagnanais sa isang mayamang ani sa mundo habang ating nasasalamin ang hindi matabang lupa sa ating buhay. Tugon po natin, Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang simbahan naway magbunga ng mayamang ani sa pamamagitan ng katapatan at dedikasyon ng kanyang mga lingkod. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang ani ng katarungan naway magbuhat sa hindi makasariling paggawa ng mga pinuno, mambabatas at hukom ng gobyerno. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga magsasaka na nagpapagal sa bukid, naway umani ng bunga ng kanilang paggawa at makatulong sa ikauunlad ng sambayanan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga may sakit na nahihirapan sa mga kasawian sa buhay, naway masiyahan sa ani ng pagpapalakas loob mula sa kanilang mga kaibigan at komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Mapagmahal na Ama, tulungan mo kami makapagdulot ng mayamang ani sa anumang iyong tinanim sa aming mga puso. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Thank you.
at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo. Isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Sa'yo ng iyong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Lorenzo ng Brindisi ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mangulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaysa ng sambayan mo'y dito ay nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na handog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan, aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige pagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa entinapin na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pusuin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, ng kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat mapumanaw
kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tumigil tayo at ipagdasal natin ng mga yumao ngayong kapanahunan ng coronavirus. Kaawaan mo at pagdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Ina ng laging saklolo. Nang kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, San Lorenzo ng Brindisi, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Yesu Kristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ng aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, papalad ang mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
sakit, pagalingin, hirap ay mapawi. Amin pong panalangin, langit ay mapawi. Tayo ay mapabilang sa kaharian niya. Araw ng bagong silang, lungkar ng ligaya. Kapiling si Maria, pati si San Jose, anghel na masasaya, apostol na dose. Oong Senyor, purihin haring nasa trono, kanyang alay sambayin, viva nasa Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot ni San Lorenzo ng Brindisi, na iyong paglingap na maasahan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Mang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanukay, narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa paghandanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulahati na dyan sa langit, na nanalig kami ng iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, siyaring aming mahinaing. At sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon Jesucristo at inyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 na sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 na sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo, ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang inyong katugunan at tanggapin na kasagutan may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na may maalala nila ang mga pangako nila sa binyag na ikaw ng ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Baglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinturo namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong inamatayan,
sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka na, amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, walhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.